Ito po ay pahayag nitong si Congressman Arnulfo Teves nung nakaraang araw. Nagkaroon po sila ng press conference pero hindi po media ang kasama po dito kung hindi mga vloggers. Mga vlogger na nagtatanggol dito kay Arnulfo Teves at naniniwala na siya po ay inosente at walang kasalanan. Ang paniniwala po ng mga vlogger na ito, ang dapat sisihin sa mga pagkakaso sa likod nito ay ang kasalukuyang gobyerno, ang Marcos administration. Pero alam naman po natin na wala po iyong katotohanan. Ang aksyon laban dito kay Arnulfo Teves ay dahil po sa mga ebidensya at mga insidente na nangyari diyan po sa Negros Oriental. Puntahan po natin ang vlog ng ating kaibigan na si Macmac Pablo. Ito po ay hindi natin kapanalig sa politika, pero kapanalig po natin ito sa paghahangad ng katarungan para po kay Governor Ruel Degamo. Ang kanyang page po ay si Tim Kuling. Meron po siyang latest upload. At ito nga po, dito po sa latest upload na to ni Tim Kuling, ginamit niya po yung part ng video kung saan sinambit po dito nitong si Arnulfo Teves ang mga katagang nais niyang sumapi sa NPA. Pero inuulit po natin, ito po ay pabiro. Ayon po dito sa post nitong si Tim Kuling, after matalagang terorista si Arnie Teves, nagbiro naman ito na papasok sa NPA para mawala ang designation. Mas gugustuhin pa niya na maging NPA kaysa linisin ang pangalan sa mga isinampang kaso sa kanya. Pakinggan po natin at panoorin ito pong bahagi ng press conference na yan nung isang araw na umabot po ng mahigit sa 2 oras kasama ng mga vlogger na sumusuporta dito kay Arnulfo Teves. Pakinggan natin ang pahayag dito ni Arnulfo Teves, mga tol. Kuya, ito po ang unang tinanong. So please. Oh, sige. Ako, unang-una, nag-usap kami ng kapatid ko, syempre, naawa ako sa kanya, no? Na si dating Governor Fried Henry Teves, ha, ang tinutukoy diyan nitong si Arnie Teves. Freeze na daw yung mga assets niya or bangko niya. Ako rin, merong konti na na-freeze. Ikaw naman kasi, Congressman Teves, bakit hindi mo sinama diyan sa bansang kinaroroonan mo ngayon ng kapatid mo? Ikaw lang tuloy ang masaya ang buhay. Yung kapatid mo nandito sa Pilipinas na may problema. Hindi mo kasi dapat sinama mo. Then nagbibiro lang ako mga tol, tuloy po natin ito. So, siyempre, kawawa. Kawawa yung mga bata, kawawa yung pamilya. No? Sabay, kung yung NPA pala ay hindi considered as terrorist group, baka magpatulong. Sir Ferdy, pwede ba ako mag-apply na lang sa NPA? Nagbibiro si Congressman Teves. Pero yung mga ganyang biro, alam nyo naman, parang isang taong desperado. Di ba? Kapag ka frustrated ang isang tao, akala mo masaya. Marami na tayong mga napatunayang na ganong individual. Pagkakausap mo, napakasaya, napakakwento. Akala mo walang problema. Pero deep inside, meron po silang dinadalang problema. At ngayon, ito si Congressman Teves, napakasaya. Di ba? Palaging nagbibiro, namimiloso po sa kanyang mga pagsagot. Pero alam naman natin na ang kanyang kinakaharap na kaso ay hindi po biro. Going back, sa sinasabi nitong si Arnulfo Teves na ang NPA ay hindi daw po kinikilalang terorista. Aba, panahon pa ninyo. Panahon pa sa mga nakaraang sesyon ng Kongreso kung saan bahagi din kayo ng gobyerno ng nakaraang administrasyon. Ano ba ang sinabi ng mga ibang bansa dito sa NPA, CPP, NPA? Ito ay itinuturing na terorista. At sino pa ang nagsabi na terorista ang CPP, NPA? Ang Duterte administration. Pero siyempre, dahil nga po ang batas na pinag-uusapan natin ngayon ay ang Act
Anti-Terrorism Act of 2020, wala pang formal na designation ang NPA sa nabanggit na batas bilang terorista. Pero kinikilala ng bansa po natin at ng ibang bansa na ang CPP-NPA ay isang terorista. Mukhang hindi nyo yata alam yon, Congressman Tebes. O, pero sabi nyo nga, gusto nyong sumapi sa NPA, pwede naman. Wala pong magbabawal sa inyo na sumapi dyan sa CPP-NPA. Pero ang mga pahayag na yan ay isang malaking pamimiloso po sa harapan ng publiko. Bakit kayo magbibiro ng mga ganyang kataga samantala kayo ay aktibo sa ngayon bilang kongresista? Ang sinasabi ng Committee on Ethics and Privileges, kayo ay aktibong kongresista at this point in time. Maliban na lamang kung kayo ay hindi talaga babalik sa Pilipinas, dadalo ng sesyon sa Kongreso, pagsisilbihan ng inyong distrito diyan sa Negros Oriental, maaari kayo ngayong maitalaga bilang absent congressman. At dahil nga po kayo ay absent congressman, pag-uusapan ngayon sa Committee on Ethics and Privileges ang maaaring maging rekomendasyon sa inyo sa hinaharap. Sabi ni Congressman Raul Angelo, in 2 weeks time, maglalabas ng recommendation ang committee at ikokonsidera din nila ang naging desisyon ng Anti-Terrorism Council na kayo ay dinedesignate bilang isang teroristang individual. Sabi niya nga, nakakahiya dahil kauna-unahan sa pagkakataon, nagkaroon ng teroristang kongresista at hindi yan maganda sa reputasyon ng legislative branch of the government. Kaya pagdating ng August 19 probably or 20, malalaman natin ngayon kung ano ang magiging kapalaran nitong si Congressman Arnulfo Tebes diyan sa Kongreso. Kung siya ba sa ikatlong pagkakataon ay masususpindi o baka yung hinahangad po partikular ng pamilya de Gamo na matanggal na siya bilang kongresista diyan po sa Negros Oriental. By the way, before I forget, since hindi nakatutupad sa tungkulin niya itong si Arnulfo Tebes bilang representative ng kanyang mga mamamayan diyan sa 3rd District ng Negros Oriental, ang pansamantalang caretaker ng 3rd District diyan sa Negros Oriental ay walang iba kung hindi si Speaker Martin Romualdez. Tuloy po natin ang pinapanood po natin dito na vlog ni Tim Kuling. Para hindi na ako maging terrorist. Actually, point of clarification lang po, no? Yun pong sa RTC, I'm sorry, final na prescription, that was under the Human Security Act pa, yung predecessor nitong ATA, which was approved July 2020, if memory serves. Doon po ang prescription, ang process of prescription, nasa RTC pa. Ito dito sa ATA, ginawa na ngang nasa CA. Ngayon, alam niyo po, at ito nga ang akin. Ganyan po kahigpit ang standard bago ma-declare na ang isang grupo o isang tao ay terorista. Oh, tama kayo, Atty. Topacio. Ngayon, pabor na pabor sa inyo yan. Kasi ikaw na nga mismo ang nagpapaliwanag na sa panibagong batas kumpara doon sa Human Security Act of 2007, Republic Act 9237 yata yun, Human Security Act of 2007, mas mahigpit po ngayon sa Anti-Terrorism Act ang proscription o sa pagtatalaga designations ng isang teroristang individual or group or association as terrorist. Pabor na pabor sa inyo yan. Bakit pabor na pabor, mga tol? Kasi kikwestiyonin nila ito sa korte. That the action of the government is arbitrary. Sasabihin nila sa korte, nagmamalabis sa kanilang authority ang gobyerno sa pag-designate nito bilang terorista itong si Congressman Arnulfo Tebes.
At kung totoo ang sinasabi mo ngayon na talagang napakahigpit ng proseso, eh mas madali niyong mapapatunayan ngayon sa harapan ng korte na hindi dapat i-designate bilang terorista itong si Arnie Tebes. Bakit kayo ngayon mag-aalala? Bakit dinadaan nyo ngayon sa press conference ang mga pangyayari? Palibasa, nag-press conference ang ATC nung nakaraang araw. Sinigundahan naman ang magkakasunod na live nitong si Arnulfo Tebes, including this one. At nagpapaliwanag sila sa harapan ng publiko na hindi dapat maging terorista itong si Arnulfo Tebes. Nakapag-decide na ang ATC. And ang proper forum para malinis ang pangalan ni Arnulfo Tebes, hindi diyan sa social media niya. Hayaan ninyo ang mga vlogger ang magtanggol sa kanya. Hayaan ninyo na yung mga katulad ni Spencer Lacal, ni Banat Bay, ni Jojo de Guzman, at kung sino-sino pang mga vlogger dyan na nagtatanggol sa kanya, ang magtanggol sa harapan ng social media dito kay Arnulfo Tebes. At kayo bilang abogado at bilang kongresista, pumunta kayo sa proper forum. Kahit anong paliwanag nyo sa harapan ng publiko, hindi nyo mababago ang katotohanan na sa ngayon, designated as terrorist itong si Arnulfo Tebes. Kaya nga ang tawag natin sa kanya, kongresistang terorista. Bakit? Hindi naman natin sinisiraan yan dahil yun po ang sinasabi ng Anti-Terrorism Council. At ang resulta ng pagde-designate na yan ay dahil sa kinakitaan ito ng probable cause, sapat na basihan na itong si Arnulfo Tebes base sa kanyang mga nagawa diyan sa Negros Oriental ay tinuturing na terorista. At itong mga nagawa niya na ito, nagdulot ito ng malawakang takot diyan po sa mga mamamayan ng Negros Oriental. Ngayon, iyon yung mga factual incidents na sinasabi ng ATC at mga ebidensya. Pabulaanan nyo ngayon yun sa korte. Questionin nyo ngayon itong designation kay Arnulfo Tebes. Maraming mga legal na kaparaanan, pero syempre ayokong mag-discuss dito dahil hindi ako abogado. Pero alam ko yan. Pero hindi natin i-discuss kasi hindi ako abogado. Eh mahirap na, baka mapagkamalan tayo, nagpapanggap ng abogado. Nabalitaan ko nung nakaraang araw, may hinuling abogado sa loob ng korte. Kalain mo, ginagamit niya yung pangalan ng isang namayapang abogado, hinuli siya ng NBI. Paano? Yung judge, saka yung kalaban niya sa korte na abogado, personal palang kilala yung abogadong namayapa na ginagamit niyang pangalan, kaya huli siya. So, going back dito, hindi tayo abogado, kaya hindi natin i-discuss yung mga possible legal remedy na maaaring available dito kina Arnulfo Tebes. Pero alam na alam yan ni Atty. Topacio. Eh ang nangyayari ngayon, kaliwat ka ng press conference, kaliwat ka ng mga vloggers, eh balita ko, pinepersonal pa ako ng isang vlogger eh. Eh wala akong pakialam sa kanila, mga irrelevant sila. Ang issue dito, si Arnulfo Tebes, hindi ako. Ano? Hindi sila. Ang issue dito si Arnulfo Tebes na tinaguri ang terorista ng ating gobyerno. Itong ginagawa ng kasalukuyang gobyerno, hindi lamang ito para sa mga mamamayan dyan sa Negros Oriental. Ito ay para sa bawat Pilipino na dapat maipakita ng gobyerno na kahit gaano kakayaman, na kahit gaano makapangyarihan, hindi ka sasantuhin ng batas kapag ka ikaw ay lumabag dito. Yon ang pinakamahalagang dapat ma-establish dito. Alam naman natin kung gaano ka makapangyarihan itong si Arnulfo Tebes. Naalala nyo yung hearing ng mga sabungero noong 2021 or 2022, early part ng 2022 sa Senado? Isa ito si Arnulfo Tebes sa mga pinatawag doon. Pero nawaw mali ang dating ang senador na si Ronald De La Rosa dahil hindi pala yung Tebes na yon ang pinatatawag nila. Pero parang takot na takot ang mga nandoon kay Tebes. Ano? Naalala ko yung hearing na yon. Lintik yung
yung pag-afford ng kortesiya dito kay Arnulfo Tevez, lalong-lalo na itong si Senator Ronald De La Rosa. Eh alam kasi nila kung gaano ito ka-impluensya. Alam nila kung gaano ito kayaman. Sabi ng mga digamo, bilyon ang kinikita nitong si Arnulfo Tevez sa mga illegal na pasugalan. Sabi nila yun, ha? Hindi po ako nagsabi niyan. Napakinggan po natin yan sa iba't ibang interview ng mga mainstream media kay Mayor Degamo, ang asawa ng namayapang si Governor Robel Degamo. Ano? Ganoon kalaki ang kayamanan ng tao na ito. Kaya sa tingin ninyo, mga tol, yung kanyang karapatan matatapakan? No. Alam naman natin dito sa Pilipinas, huwag na tayong magbulahan. Kapag ka mayaman ka dito sa Pilipinas, kaya mong paikutin ng batas. Pero hindi magawa ngayon yan ng mga abogado nitong si Arnulfo Tevez. Bakit? Ilantaran kasi hayagan ang mga akto na nagsasabi na itong magkapatid na ito ay terorista ayon sa konklusyon ng ating Anti-Terrorism Council. Tuloy natin ang sinasabi po dito sa vlog ni Tim Kuling. So much so that hindi nga pumasa yung CPP-NPA. Not that I agree with that decision, ha? But we have to respect that decision dahil korte yon. At ang korte nagsabi, mataas ang antas kung inataw, kung common crimes lang yon or ordinary crimes. Kung maaari rin lang naman at meron ding procedure under the law para ma-address yung accusation of murder, attempted murder, frustrated murder, etc., gamitin na yung ordinary force because this is an extraordinary force. Eh yung Human Security Act, hindi pa nga ganito. Kahit... Yun nga eh, Attorney Topacio eh. Mas madali nga sa inyo yan kung tutuusin eh. Kasi irregularity ang nakikita ninyo. At kung may irregularidad sa ginagawa ng gobyerno, mas madali itong makikita ng korte. Bakit kayo nag-aalala? Eh, independent naman ang branch ng hudikatura. Hindi naman pwedeng impluwensyahan ng ehekutibo ang magiging desisyon ng hudikatura, taliwas sa mga sinasabi ng kampo nitong si Tevez. Saka sa mga nagsasabi dyan na huwag husgahan itong si Tevez, kanya-kanya tayong paniniwala. Ang presumptions of innocence, ina-apply yan sa loob ng korte. Kung ayaw naming i-apply sa sarili namin yan, wala kayong magagawa. Kung husgahan namin si Tevez sa harapan ng publiko na isang terorista na nagpapatay dahil naniniwala kami sa NBI at sa ating pulis dito kay Governor Ruel Degamo, wala kayong magagawa. Kung guilty sa paningin namin itong si Congressman Arnulfo Tevez, wala kayong magagawa kasi hindi naman namin siya hahatulan. Hinahatulan namin siya sa aming opinyon. Pero hindi yon makaka-apekto sa penalty na maaaring ibigay dito kay Arnulfo Tevez. Kanya-kanya tayong paniniwala. Ano? Ako, nakabase ang paniniwala ko sa investigasyon ng ating otoridad. Katulad ng paniniwala ko kay Gerald Bantag, naniniwala ako na ginawa niya ang krimen kasi naniniwala ako sa investigasyon ng PNP at saka ng NBI. Bakit mo kami pipigilang magsalita kung yun ang paniniwala namin? Eh kayo, naniniwala kayo na wala siyang kasalanan. Ganon din kami. Ngayon, kung i-insist nyo yung presumptions of innocence, pumunta kayo ng korte. Korte ang magsasabi kung inosente ba o guilty itong si Congressman Arnulfo Tevez at korte ang magpaparusa sa kanya, hindi ang taong bayan. Eh kayo nga, inuhusgahan nyo si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Sabi nyo kay Pangulong Bongbong Marcos, yung mga kritiko nito, magnanakaw ang pamilya Marcos. Bakit? Sa pagkakataon na yon, walang presumptions of innocence kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos gusto nyo may presumptions of innocence dito kay Arnulfo Tevez? Ano kayo? Talaga. Kung ang paniniwala ninyo may presumptions of innocence, dapat ina-apply nyo ito sa lahat. Hindi selective.
hindi lamang kay Arnulfo Tevez, sa lahat. Nakukuha ninyo? Ngayon, mga tol, ano ang dapat nating matutunan dito? Lumaban tayo para sa katotohanan. Ano ang laging sinasabi ni Secretary of Interior and Local Government, Attorney Benhur Abalos? Isa sa pinakamahalagang virtue ng isang tao, ang katapangan. Kung wala kang tapang, hindi mo magagawa ang katotohanan, hindi mo magagawa ang tama at dapat. Hindi mo maipapahayag ang katotohanan. Huwag tayong magpapatakot sa mga to. Marami na tayong pagbabanta, lalong-lalo kaming mga social media influencer na hindi pumapanig kay Bantag, hindi pumapanig kay Tevez. Marami na kaming na-receive na pagbabanta dito sa social media. Pero hindi tayo magpapadala sa mga pagbabanta na yan. Kasi bakit? Kapag tayo'y nanahimik, lalamunin tayo ng mga sinungaling na vlogger. Lalamunin tayo ng mga vlogger na ang idinidikta sa kanilang mga manonood, walang hiya ang kasalukuyang gobyerno, magnanakaw ang kasalukuyang gobyerno, sinungaling ang kasalukuyang gobyerno, at kung ano-ano pang mga negatibo na wala namang katotohanan. Alam naman natin kung paano nagtatrabaho si Pangulong Bongbong Marcos. Alam natin kung paano siya nagsusumikap na maibalik ang dangal ng bawat Pilipino at ng bansa po natin. Yan ang pagsusumikap na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya huwag tayong magpapatakot. Ibuka po natin ang ating mga bibig kung kinakailangan tayo'y magsalita. Ah, pero oh, lahat tayo papanaw dito sa mundo, lahat tayo lilisan. Panapanahon lamang yan. Ang mahalaga, yung pag-stay natin dito sa mundo, dapat makabuluhan. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, ang isa sa ikinakatakot niya ay ang umalis siya sa mundong ito nang wala siyang nagawa para sa kanyang kapwa. Ganon din dapat tayo, mga tol. Sa ganitong kaparaanan lamang, makakaya natin ito. Boses na nga lang, yung gagamitin natin dito eh. Utak at salita. Para lamang ipagtanggol ang kasalukuyang gobyerno. Winawalang hiya ng mga vlogger na ito na sumusuporta kay Tevez ang kasalukuyang gobyerno tapos mananahimik tayo. Hindi po pwede yun. Maraming maraming salamat sa inyo, mga tol. Bago tayo pansamantalang magtapos, shout out muna sa lahat po ng ating mga manonood.